Nakapagtipag daw kaya sinaksak ng grupo ng mga kabataan ang isang grade 8 student sa Quezon City. Ang krimen sa pool sa CCTV. Ang mga magulang ng biktima nananawagan ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang anak. Nasa front line ng balitang yan si Gary De Leon. Alas 6:30 kagabi nang makunan sa CCTV na nagtatakbuhan ng mga kabataan yan sa harap ng isang supermarket sa barangay Doña Imelda sa Quezon City. Maya-maya, makikita ang isang binatilyong naka-school uniform na paika-ika at inaalalayan pa sakay ng tricycle. Pinagsasaksak na pala noon ng grade 8 students na si Jean Ezequiel Pastores. Lumapit sa akin yung estudyante. Ito na po yung estudyante. Mas nakita ko bigyan sinaksak niya dito. Tapos ginanong niya pa ng kutsilyo. So sabi ko, ano nangyari? Maraming umabol pero isa lang po yung nakita ko sumaksak. Base sa investigasyon, pauwi na si Pastores galing eskwelaan kasama ang kanyang barkada nang bigla silang atakihin ng nakasalubong nilang grupo ng mga menor de edad. Nakatakbo ang mga kaibigan ni Pastores pero naiwan siya at doon na siya sinaksak ng 3 beses. Isinugod sa ospital si Pastores pero idiniklara siyang dead on arrival. Naaresto naman ng mga pulis ang 6 na sospek na pawang mga menor de edad kabilang mismong sumaksak sa biktima. Hinala ng mga pulis na pagtripan lang si Pastores. Talaga kinursunada lang ang biktima, which is very unfortunate. Ngayon nag-reason out ang bata at mukhang kinukonsinti pati ng parents. Andiyan ang tatay, medyo naiinis tayo na panoorin na kinukonsinti yung bata sa lahat ng kanyang mga sinasabi na para bang self-defense, mga ganun-ganun pa ang ginagawa ng bata, kitang-kita naman na walang provocation. Lumalabas din sa initial na investigasyon na miyembro ng isang gang ang mga suspect. Initial findings, meron. Merong gang yan, hindi ko na i-mention at baka sumikat pa ang mga animal na yan. Diit naman ang tatay ng biktima, hindi sangkot sa anumang gang ang kanyang anak, pero madalas daw itong umaawat sa mga gulo. Nakausap din ng News 5 ang ina ni Pastores na humiling na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Duda niya, hindi ang anak niya ang target ng gang. Akala nga nila, yung kaibigan ng anak ko ay membro ng gang. Hindi naman pala. Sabi ko, tinanong ko kasi yung batang mismong sumaksak sa anak ko. Sabi ko, anong nagawa ng anak ko sa inyo? Wala po, sorry po. Yun lang po ang nasabi. Sabi ko naman, kahit patayin ko kayo ngayon, balatan ko kayo ng buhay, hindi nyo na may babalik yung anak ko. Panawagan ng mga magulang ni Pastores, agad mahuli ang iba pang mga sangkot sa krimen. Kayo naman na kabataan na halangang kaluluwa. Dapat panagutan nyo yung ginawa nyo sa anak ko. Dapat makbulok kayo sa kulungan para wala na kayong mapatay pa ulit. Dahil kawawa lang yung mga bata na madadali nyo. At kawawa din yung mga magulang na mawalan ng anak. Gusto ko pong mangyari na mabigyan po ng hustisya yung anak ko. At the same time, pati po sana yung lahat ng barkada, yung time na nadudun po lahat, na sangkot po doon, sana po lahat madakip po. Which is sabihin natin minor de edad, pero hindi po eh. Buhay po pinag-usapan dito eh. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.